magtatanong ako kay Ryan. Dapat mag... Oo, oh, isali dyan. Mante bang to? Nagsisi ka na ba? Ha? Ba't ganyan yung mukha mo? Parang konti ah. Kahit konti, kahit tuldok. Kasi meron kaming importanteng gagawin doon. Pupunta kami ng Tagaytay para mag-kape! Simula kasi nung kinasal kami, well, hindi kami nag-date, char. Hindi kami umalis. Gusto kong mag-kape. Matagal na yun, lagi naka-cancel. Kasi si Ryan gusto niya 5 a.m. aalis. Eh, hindi ko talaga kaya, kaya naka-cancel siya. Busy siya. Aga-aga. Siya lagi namimilit na ituloy kasi nga siguro feeling niya na papanis na ako sa bahay. Uy, mag-hi ka naman. So, habang nasa biyahe kami, para humaba naman tong vlog na to, magtatanong ako kay Ryan. Dapat mag... Oo, isali dyan. Marante bang to? Guys, ganyan siya. Sa patis. First time ko yun. Dito lang sa Maynila na try ko. Sobrang yummy! Sobra! Pagkano kaya yan? Mahal yan? Eh, wallet. Yung mangustin mo, be. Ano ko sa'yo? Hello? Why? Mangustin, tanong mo, kahit half lang. Kung mura, ha? Kalami sa santol, kalami sa saging, sa mangustin, sa abukad. Kalami, batanan, uy! Oh, pero mahal, mahal masyado ang prutas dito sa Maynila, guys. Kumpara sa Mindanao, na Diyos ko, kinukuha mo lang sa Silingan in Townsay. Pero dito ko lang talaga na-try sa Maynila ang suha na ilalagay sa patis. And sobrang yummy niya, guys. As in, nung hindi pa ako buntis, napakalakas ko niyan. Kaso, syempre ngayon, mahirap na. Mahirap na. Love-love naman ng baby yun eh. Yay, bumili ng mangustin si Raya. Ang saya ko. Bumili ng mangustin si Raya. Love you na talaga, babe. You're so fine. You're so sweet. You're so responsible. Tanga. Luwag talaga ng ano ko, engagement ring ko. Kahit na ang tagal na nitong engagement ring na to, maluwag siya. Ibig sabihin, hindi ako masyado tumawa. Wala pa rin akong kaya. Pag unang pa, stay dry, ikaw parang guy. So yummy! Grabe ka naman makatamad. Guys,
pag hindi ako naliligo, hindi ibig sabihin na hindi rin ako nag-ano. Siyempre, buhok lang, hindi ko binabasa. Pero nag-half bath ako. So, not literally, I'm dirty. Okay? Kasi minsan, guys, napapansin ko pag naliligo ako, bigla-bigla sumasakit ulo ko, tapos nagsusuka ako kay Eme. Siguro dahil sa lamig, tsaka sirain kasi, pag nagpa-aircon siya, as in sagad, ganun. Dapat daw hindi na ako masyado babad sa aircon eh, kasi lagi daw napapasukan ng lamig. Kaya ayun. Anong pa ang pinakaya mo? Alam ko marami kang ayaw sa akin. Nabibisit ka sa akin. Marami alam ko. Marami alam mo naman pala eh. Ay, sabihin mo! Basta alam mo naman yan. Ako? Ang ayaw ko sa kanya? Marami rin, pero mas marami pa rin yung mahal ko siya. Ako nabibisit ako sa sobrang maselan niya. As in, minsan wala na sa lugar. Maselan, maarte. Makalat naman. Makalat ko, makalat. Makalat siya. Yung tipong pag uuwi siya eh, susundan mo kung saan niya nilagay yung sapato, saan nilagay yung bag, ganun. Mabaho mo yun. Wow! Made! Pero maganda yung pagiging maselan niya. Minsan, minsan din, nakakabisit. Alay mag-vlog. Ano pa ba itatanong ko sa'yo? Next question. You know, dati, nung binata pa, tsaka ngayong may asawa ka na, anong feeling? Anong pinagkaiba? Yung pressure, wala? Ako din, wala din masyado. Kasi parang, alam ko namang papunta na kami doon. Tsaka ano, wala namang masyadong nagbago sa lifestyle ko. Kasi mabahay naman talaga ako, naiiwan talaga ako sa bahay. Hindi ako yung tipong nangangate pag nandyan lang sa bahay isang araw. Kaya kong magstay sa bahay. So, wala akong masyadong pinagbago. Ano lang, ang nagbago lang yung excited ka. Lalo na pag buntis ka, excited ka kung anong gusto mong gawin sa susunod. Okay? Kasi yung iba minsan nag-a-adjust, ganyan nahihirapan. So far, wala naman, hindi ako masyadong nahirapan sa lifestyle ko. Nahirapan lang ako nung una sa pakikisama sa kanya. As in, sobra! As in, high blood ako kay Ryan, yung tipong... Hindi ko alam sa'yo. Basta wag muna tayo mag-Starbucks mamaya. Kasi guys, kaya kami gusto mag-Starbucks kasi yung second date namin na Ryan is sa Tagaytay. First date namin is sa Cebu, sa Camotes Island. Tapos, second date namin is sa Tagaytay. Ang alam ng mama ko noon, nagpaalam naman po ako sa mama ko noon na pupunta ako dito ng Maynila. Pero, sa Batangas, makikifiesta sa boss namin. Tapos, ayun, hindi alam ng mama ko, after namin magfiesta, bumaba kami ng Tagaytay ni Ryan, nagpaiwan kami at nag-date kami dito sa Tagaytay. So, ayun, ang daming gala talaga namin ni Ryan dati na hindi alam ng mama. Hindi alam ng mama at papa ko, todo. Pero post pa rin ako ng post sa Facebook, pero todo hide, ganon. Miyembro din ako ng Panay Hide sa Facebook. Nakapag-date kami dito sa Tagaytay, kaya gusto namin siyang balikan. Kasi, syempre yung Camotes, yung first date namin, sobrang importante sa amin yun. Pero, syempre naman, ang hirap naman mag-travel ngayon. Tsaka, wala pa din kami pera. Magbabudget muna tayo. Dito lang muna tayo sa Tagaytay kasi malapit lang naman. And, syempre, deserve din naman mag... May tumatawa. Dito kami sa People's Park. Hindi ko alam ba tumakit siya dito. Pero, sige, fine. Okay na lang. Para makapaglakad-lakad din konti. Tsaka, gusto ko kumain ng taho. Yay! Finally! Bulalo lang order namin guys kasi kami lang naman dalawa. Sarap!